guys! In today's video, may panibago tayo naman tayong video and tuturuan ko kayo kung paano humaba ang yung hair and dapat na healthy siya at saka kita nyo, walang walang ano ang tawag dito, yung sablay. So, tuturuan ko na kayo kung paano ko ginawa to para hindi na magtagal tong video na to. And let's start it! Ang kailangan lang natin ay bowl. Tapos, isang cup ng bigas at itapon ito sa bowl. Lagay sa bowl at lagyan ng tubig. Pwedeng warm at cold. Depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay. At hugasan ito ng maigi hanggang 5 minuto. Huwag nyo itatapon yung tubig ng pinaghugasan nyo. Tayo ang gagawin natin para sa ating buhok. Kung medyo malapot na, ilagay na natin sa... Pagkatapos, kumuha kayo ng kaldero. Ilagay nyo dun yung tubig na pinaghugasan nyo ng bigas kanina. Tapos, lagay ito. Ibuhos lang ito. Tapos, ang lime. O sa ating kalamansi, daya pang tawag dito. Balatan lang natin siya. Balatan lang natin siya. Tapos, ilagay na natin sa kaserola. Sa kaldero. Ayan. Tapos, pakuluin lang natin siya. And then, yung jar natin, dyan natin ilalagay yung rice water. So, ibuhos lang natin yung rice water natin dyan sa jar. Tapos, bukas na natin ito gagamitin kasi yung overnight natin siya. Yung iba, ginagamit nila isang 1 week. Pero ako gagamitin ko to 1 week. So, kaya dinamihan ko siya. Gusto ko kasi itry. So, yan na siya. And then, bukas na natin siya magagamit. Titingnan natin kung maganda nga. So, ito na yung resulta ng overnight natin. Medyo makulay na siya. Kita nyo, tapos may mga parang ano siya ng rice sa ilalim. Hindi ko kasi nilagay yung rice dyan talaga, hinugasan ko lang kahapon. So, tubig yan ng rice, kaya nga tinawag na rice of water. Lalagay ko siya sa pusit-sit, sa pag-pusit-sit na yan. Dahil hindi ko kayang itapon sa pusit-sit, kumuha ko ng alternative para hindi masayang yung water na ginawa nating overnight. So, ilagay lang natin siya sa bottle na. Hanggang mapuno yung bottle natin. Bago tayo maligo, kita nyo naman, medyo ewan. Ayan siya. Tapos, sa likod ko, ayan, yung hair ko sa likod. Tapos, ito na, ipusit-sit na natin sa buong hair natin itong rice water. Tin yung buhok natin hanggang sa mabasa na lahat. Ako para basahin yung buhok ko dun magpusisip para hindi mabasa yung aming floor. So, basahin nyo lang hanggang mabasa na siya. Tapos, stay nyo lang hanggang 15 minutes bago kayo maligo, bago nyo i-rinse. Huwag nyo siya shampoohan na ganyan lang. Hanggang i-rinse nyo lang siya ng tubig. Inonitel ko muna siya ng hanggang 15 to 20 minutes. Na yung buhok ko, i-rinse ko lang siya ng maigi. Dapat i-rinse nyo siya ng maigi. Ayan. Banlawan nyo lang. Ligo lang ako and then babalik ako pagkatapos nito. So, ayan na yung result. Nakita nyo naman, hindi siya buhag-hag. Tingnan nyo. Oh. At hindi madumi yung aking scalp. Ano lang siya, bigas, na tubig ng bigas, di ba sa atin ang tawag doon nam para sa bata, ipapakulo mo para sa bata para yun ang didihin nila. Yun, I hope you enjoy it and I hope you try it too at your home and see you sa my next video ko and please suggest ko anong gusto nyo iba pang aking video. Bye-bye!